mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sa mga nakinig po ng kwento ni Minerva, heto na po ang karugtong ng istorya niya. Sa pagpapatuloy. Sa pangyayari kasing yun, ay hindi lang ang ulo ko ang tinamaan, kundi pati yata ang puso ko. Nakakatawa lang, dahil kung tutuusin ay taliwas sa tipo ko ang lalaking ito. Pero bakit ngayon, mukhang nag-iba yata ang ihip ng hangin. Kamusta ka na? I'm sorry talaga, hindi ko sinasadya. Paghingi ng paumanhin nito. Ayos lang. Alam ko naman na hindi mo ko nakita. At saka, ayos naman na ako. Medyo nahihilo lang. Tugon ko sa kanya. By the way, I'm Mark. Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay niya. Minerva, tugon ko naman dito at inabot ko ang kamay niya. Mabuti pa ihatid na kita sa bahay niyo para naman makabawi ako sa'yo. Pahayag pa nito. Tatanggihan ko sana ang alok niya subalit mapilit ito. Kaya wala na rin akong nagawa. Sa sandaling nakasama ko si Mark ay nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Tingining mayabang lang pala ito, dahil ang totoo ay gentleman siya. Palabiru rin ito na kung titingnan mo ang personality niya ay parang tahimik lang. Kaya naman, parang napahanga na rin ako dito, katulad ng kapatid ko. Pagdating namin malapit sa bahay, ay hindi ko na ito pinatuloy. Ayoko kasing isipin ni Marina na inaagaw ko ang lalaking nagugustuhan niya. Kaya kung maaari, dapat ay iwasan ko na si Mark para hindi kami magkaproblema ang magkapatid. Kilala ko kasi si Marina. Wala akong magagawa sa kagustuhan nito. At kahit labag pa yon sa kalooban ko. Sige, hanggang dito na lang. Total naman, malapit na ang bahay namin dito. Salamat na lang sa paghatid na. Pahayag ko kay Mark. Okay. Sige, mauuna na rin ako. Sorry ulit. Pag-uulit nito. Natawa naman ako dito. Dahil ilang beses na yata itong nag-sorry sa akin. Diba sabi ko sa'yo, ayos na yon? Sige, ingat ka na lang sa pag-uwi. Wika ko dito. Umiti naman ito at nagpaalam na. Ilang sandali lang nang makita kong sumakay na ito sa kotse niya ay pumasok na ako sa gate ng bahay namin. Naabutan ko naman si Marina sa loob ng sala at tila hinihintay ako. Tinanong ako nito kung saan daw ba ako nanggali. At kanina pa daw niya ako tinatawagan pero hindi daw niya ako makontak. Naalala ko naman na hindi ko pala na-charge yung cellphone ko. Kaya naka-turn off ito. Naku, pasensya ka na bunso. Nag-research kasi ako sa library kaya hindi ko na malayan yung oras. Hindi ko naman alam na nakauwi ka na pala. Tugon ko dito. Ganun ba ate? Sige, pumasok ka na. Tinihintay ka na nila mama. Pahayag naman ito. Sa puntong yun, ay hindi ko alam kung bakit nagawa kong magsinungaling sa kapatid ko. Dahil ba sa may feelings na rin ako sa nagugustuhan niya? O dahil sa natatakot akong si Mark pa ang maging dahilan ng hindi namin pagkakasundo nito? Kaya naman hanggat maaari ay iniwasan ko si Mark. Kahit pa sa tuwing nakikita ko nito ay panay ang kausap niya sa akin. Hindi ko maitatangging mahirap layuan si Mark. Pero natatakot din kasi kung makita kami ni Marina
at pag-isipan kami nito ng hindi maganda. Kaya kahit anong pilit kong layuan si Mark, sadya namang kinukulit ako nito. Isang araw, habang magkasabay kami ni Marina na naglalakad, ay biglang sumulpot na lang ito sa harapan ko. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko nung mga panahon na yon. Dahil ayokong isipin ni Marina na may itinatago ako sa kanya. Hi Minerva, good morning. Pwede ba akong sumabay sa'yo? Tanong nito. Bago naman ako sumagot, ay tiningnan ko muna si Marina kung ano ang magiging reaksyon niya. Bakas naman sa mukha niya ang pagtataka. Kaya bago ito magtanong, ay inunahan ko na itong magsalita. Nako, pasensya na Mark. Dadaan pa kasi ako sa library eh. Pagsisinungaling ko dito. Ah, ganun ba? Sige, mauna na lang ako. May first class kasi ko eh. See you later na lang. Wika nito. Nang makaalis si Mark, ay nakita kong nakasimangot na si Marina. Tinatanong kung paano at kailan pa daw kami nagkakilala ni Mark. Nang mga sandaling yon, ay hindi naman na ako nakapagsinungaling dito. At pagkos na magtampo sa akin, ay nakiusap pa ito na kung pwede ko daw ba siyang ipakilala kay Mark. Matagal na daw kasi niya itong gusto. At kung pwede din daw, ay ilakad ko na rin siya dito. Hindi naman ako nakatanggi kay Marina. Kahit pa, hindi ako sigurado kung magagawa ko yon. Dahil ang totoo, iniiwasan ko talaga si Mark para hindi kami magkaproblema ng kapatid ko. Subalit papaglaro ang tadhana. Kahit kasi anong iwas ko dito, ay pilit itong lumalapit sa akin. At kahit piliting kong itanggi na hindi si Mark ang tipo ng lalaking gusto ko, ang sinisigaw naman ng puso ko ay iba. Ganun pa man, mas pinili kong magparaya. Pinili ko ang kapakanan ni Marina. Kaya naman ipinakilala ko siya kay Mark. At sa tuwing lalapitan ako ni Mark, ay kung ano-anong dahilan ang sinasabi ko sa kanya para lang makaiwas dito. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagagawa ko yon. Dahil isang araw, nagulat na lang ako nang puntahan niya ako sa bahay namin. Minerva! Rinig kong tawag sa akin ni Mama mula sa aking kwarto. May bisita ka! Wika pa nito. Nagtaka naman ako kung sino yon. Dahil wala naman akong ine-expect na bisita nung araw na yon. Nagulat naman ako nang makita ko si Mark at may hawak pa itong bulaklak. Kaya kahit hindi nito sabihin ang pake niya, ay may idea na ako kung bakit dinalaw niya ako sa bahay namin. Mabuti na lang nung araw na yon ay wala si Marina. Isinama kasi ito ni Papa. Anong ginagawa mo dito? Pagtatanong ko sa kanya, kahit pa obvious naman kung bakit siya nasa bahay. Gusto ko lang sanang formal na ligawan ka. Kung walang magagalit, pahayag nito. Sa pangalawang pagkakataon ay nagsinungaling ako dito. Sinabi ko sa kanya na may boyfriend na ako, kahit na ang totoo ay wala naman. Ayaw ko kasing bigyan ito ng pag-asa, kahit pa napapamahal na rin siya sa akin. Ngunit hindi ito naniwala. Kaya patuloy pa rin ang panunuyo niyang ginawa. At dahil na rin sa kakulitan niya, ay hindi ko na napigilan pa ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Inamin ko kay Mark ang totoo, na hindi ko siya pwedeng mahalin dahil gusto siya ng kapatid ko. Naunawaan naman niya ang lahat. Pero ang sabi niya sa akin, hindi daw natuturuan ang puso kung sino ang ititibok nito. Kaya naman napagkasunduan namin na ilihim na lang muna ang aming relasyon.
At iyon nga ang nangyari. Ilang buwan kaming patago-tago ni Mark. At dahil rin sa relasyon namin, ay natuto kong magsinungaling para lang sa nararamdaman ko sa kanya. Madalas ay hindi na rin ako nakakasabay umuwi kay Marina dahil hinahatid ako ni Mark sa pag-uwi. Masaya ako kapag kasama ko si Mark. Pero alam kong kapag nalaman niyo ni Marina ay masasaktan ko siya. Kaya bago pa niya malaman ay plinano ko nang makipaghiwalay sa lalaking mahal ko. Nang sa ganon ay hindi na mangyari pa ang kinatatakutan ko. Subalit bago ako makipag-break kay Mark ay hindi ko inaasahan na mahuhuli kami ni Marina habang magka-holding hands na naglalakad. Nakita kong gulat na gulat ito at bakas ang galit sa mukha niya. At bago pa man ako magpaliwanag ay hindi ko na napigilan pa ito. Anong ibig sabihin nito, ate? Akala ko ba hindi mo siya gusto? Pero bakit magkasama kayo? Bakit magkahawak pa kayo ng kamay? Bakit ka nagsinungaling, ate? Pag-hysterical nito. Dahilan para sumakit ang dibdib niya. Nang makita ko naman itong hawak-hawak na ang dibdib, ay humingi na ako ng tulong para madala namin siya agad sa hospital. Tumawag naman si Mark ng taxi. Kaya naisugod namin si Marina. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ko yata makakaya kapag nawala ang nag-iisang kapatid ko. At kapag nalaman nila mama ang nangyari, tiyak ako ang sisisihin nila. Kaya naman, ipinangako ko sa Diyos na maging maayos lang si Marina ay lalayuan ko na talaga si Mark. At iyon nga ang nangyari. Ilang araw din bago magkamalay si Marina. Kaya naman bago pa ito magising ay tuluyan akong nakipaghiwalay sa lalaking pareho naming gusto. Ayaw sanang pumayag ni Mark. Pero wala na itong nagawa pa. Nang sabihin kong kaya nagkaganon si Marina ay dahil sa aming dalawa. Naunawaan naman niya ang sitwasyon. Kaya maayos kami nitong naghiwalay. Ngunit si Marina ay galit sa akin. Sinisisi niya ako sa nangyari sa kanya. Sa pangaagaw ko daw sa lalaking mahal niya. Sa bagay, tama naman siya doon. Sa dami nga naman ng lalaki, sa nagustuhan pa niya ako nagmahan. Magkapatid nga talaga kami. Nakakatawa lang. Dahil ang buong akala ko ay si Marina lang ang laging nangaagaw sa akin. Pero sa puntong yon, tila ako yata ang nangagaw sa kanya. Ganun pa man, humingi pa rin ako ng tawad kay Marina. At sinabi ko dito wala na kami ni Mark. Ngunit hindi agad niya ako napatawad dahil sa panloloko ko daw sa kanya. Tinanggap ko naman ang kasalanan kong yon. Kahit pa ang totoo ay wala naman talaga akong kasalanan sa kanya. Pero bilang nakakatanda at mas mahal ko siya, ako na lang ang nagpakumbaba sa kanya. Sa ngayon ay maayos na kami ni Marina. Napatawad na rin niya ako. Pinangako ko naman sa kanya na hindi na mauulit muli ang nangyari sa amin. Kahit ilang lalaki pa ang dumaan sa aming buhay. Siguro dumaan lang si Mark para mas mapatunayan ko kung gaano ko kamahal si Marina. At kung hanggang saan ang kaya kong isakripisyo sa kanya. At napatunayan ko nga na kahit pala puso ay kaya kong i-give up. Para lang sa pinakamamahal kong kapatid. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay nagustuhan nyo ang istoryang ibinahagi ko. Lubos na gumagalang, Minerva. Shoutout po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos.
Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.